Now, while doing a research, we got hold of bidding documents from winning contractors that we suspect are falsified documents. Again, ma'am, pag nagsasubmit po kayo ng bidding documents, kayo ba ho mismo ang nag-a-approve ng mga documents, dokumentong nilalagay nyo dyan? Dahil pag mali po nakalagay dyan, kayo po ang may sala ng falsifikasyon. O yung liaison officer nyo lang po ba ang pinababayaan nyo na magbigay ng mga dokumentong ito? Sila po ang, Your Honor. Yes. Meron po kasi akong technical na mga tao na sila po ang gumagawa ng technical. Okay. So, pinapaalam na lang po sa inyo na may project po tayo dito gustong pasukan. Opo. Magsasubmit na sila ng papeles. Opo. Hindi na po nyo nakikita kung ano po yung papeles at anong laman ng papeles na sinasubmit nila. Pinipirmahan na lang tiwala, po nyo. Tiwala po ako kasi po, ang policy ko po sa aming opisina, walang ipapasok na dokumento na hindi totoo. Okay. Okay. Yan po ang pinaka-policy ko sa aking opisina. Opo. Okay po. Now, in tendering for bids for projects, contractors are required to submit documents showing their organization table, their list of personnel to be involved in construction, and the list of equipment to be used in construction, among others. Now, sa simpleng salita, kung lima ang project mo, lima ang set ng heavy equipment mo. Kung lima ang project mo, lima ang civil engineer mo. Kung lima ang project mo, lima ang foreman mo. Hindi pwedeng iisang equipment lang yan dahil ibang-ibang project yan. Lalo na kung magkakalayong lugar at pangalawa, pareho yung araw o duration ng project. Okay? Lahat ito certified ng contractor. Lahat ito commitment ng contractor para matapos ng maayos ang proyekto. Pero may ilang dokumento tayong napansin. Ma'am, siguro po dapat kausapin niyo yung taong namamahala ng inyo pong mga papeles. Ito po yung mga sample projects lang na sa magandang loob naman binigay sa amin ng district engineer ng First Engineering District ng Sorsogon at ng Second Engineering District. How I wish na binigay niyo sa akin yung mga project na dikit-dikit. Kasi karamihan naman dyan, Enero po na bibid eh. Pero okay lang. Pinili nyo para sa akin yung magkalalayo. May Enero, may Mayo, may September, pero okay lang. Dahil ganun pa rin ang lumabas eh. Ito po listahan ng backhoe. Equipment ng backhoe ng City Leoncio. Nandito po yung model year, yung size niya, at yung sinasabing lokasyon kung nasaan yung backhoe na gagamitin sa Sorsogon. Ang lokasyon ng backhoe, nasa Bulacan. Ayun, doon pa lang, medyo malabo na tayo. Ito po ay listahan ng isa, dalawa, tatlo, apat, o limang project na ginagamit ang iisang backhoe lang sa limang project, sa sabay na araw, magkakaibang lugar. E paano nangyari yun? Sino naman ho yung nag-check nito? Di ba may bids and awards committee? Hindi ba sinecheck to? Yung commission on audit, hindi ba sila nakakahalata rin? Yan po ang susunod natin na isusubina. Yung local na commission and audit dyan po sa Region 5 at dyan sa Sorsogon. Ito naman, simpleng-simple naman, kitang-kita na. I'll give you a copy kung gusto po niyo. Ito naman po, kaya po pinatawag ko dito ang PRC. Project Engineer Leonico Becerra Jr.
Ganun din. Sabay-sabay. Limang project, magkakaparehong araw, sabay-sabay, hinati niya katawan niya sa limang lugar. Ano ba ho ang purusa, doktora? Pag alam niyang ginagamit ang lisensya niya para sa falsifikasyon at pagluloko sa gobyerno. If there are violations, his license can be revoked. So ito, kung alam niya na ginagamit yung sarili niya para po sa gantong falsifikadong mga dokumento, sabay-sabay na naman na proyekto, iisang tao lang. Nabawal yun. Sa pa, foreman, ganun din. Sabay-sabay, isang foreman sa limang lugar, limang proyekto, sabay-sabay. Pwede ba yun? Hindi raw totoo na ang mga nakapaloob sa technical details sa bidding document. Kailangan lang iyon, at I honestly think na yun ang sasabihin sana na po ni Madam Leonzo. Kailangan lang yon para makuha ang kontrata. Kapag nakuha na ang kontrata, ipapasa na sa ng winning bidder, usually a AAA contractor. Ang kontrata ibibigay naman po sa isang local contractor na pinapaboran o dikit sa isang opisyal na nagparilis ng pondo. May komisyon lamang na natatanggap ang winning bidder. Lapit na matapos. Paus na ako. Moro-moro lang daw ang nangyayari sa bidding. Ang trabaho talaga ng AAA contractors, makuha ang kontrata at ipahiram ang lisensya sa totoong gagawa ng proyekto. Sa ating kaso ngayon, lumalabas ng City Leonzo ang nanalo sa project, pero ang totoong may-ari ng proyekto ay ang Arimar Construction. Mahirap paniwalaan ang ganitong kwento kung walang ebidensya. Mahirap. Ngayon, para maniwala kayo, isa sa mga kontraktor na nakausap natin ang nagbigay ng ebidensya. I will share with you a piece of evidence. Deposit slip sa land bank from a contractor who won the bidding for a project in Bicol, and after the release of funds from DBM, the winning contractor deposited the money to the real contractor of the project, Arimar Construction. Look closely at the deposit slip, a total of 11,416,000 found its way to the bank account of Arimar on October 4, 2018. Now, with this evidence, I am inclined to seek the help of the Anti-Money Laundering Council in the House investigation. I'll request for all bank transactions of City Leonzo Construction and Arimar Construction. Now that I have shared with you all the information that the House Rules Committee and my office gathered so far, I am now opening the floor for discussion on the issue at hand.